You are front running right now. You were elected governor, congressman, senator, and mabango ka sa surveys sa mga panahon ngayon. To what would you attribute that? Some people say that history was revised online. What is your response to that? Show me. Ano ang iyong pangarap para sa bansa? So what is your response to the question that you are, or if you are your father's son? And of course I'm Of course you are your father's son. But I think what they mean is, how much of a president that he was will you be? Hindi ko siya gagayahin. How do you respond to that? Pag naririnig mo yung diktador, dating diktador, ikaw ba'y diktador? Hello everybody and welcome to my YouTube channel, Rated Korina. At dahil nga sa alam nyo na, ito na naman ay bahagi ng ating serye ng pagpapakilala sa inyo ng mga manliligaw ng ating boto para sa Mayo. At sino ang susunod na uupo dito sa upuan ng katotohanan? You guessed it, ang natitira na lamang sa lahat ng mga presidentiables, last but not least, BBM Bongbong Marcos. So, sabi nga nila, mahirap daw siyang imbitahin, namimili. Sa aming naging karanasan, hindi naging mahirap ang aming pag-imbita sa kanya. Agad siyang nagpa-unlock at tayo po'y pinalad na mabigyan ng mahaba-habang panahon para makilala ang tinatawag na sa ngayon ay frontrunner sa mga survey. Sino nga ba si Bongbong Marcos sa likod ng kamera at bilang ordinaryong tao? Papasukin natin ang kanyang kusina, makikilala natin ang kanyang fur baby, ang kanyang alagang aso. Pero syempre, paupuin din natin siya dito sa Silyang Puti para tanungin ang mga tanong ng bayan. Hindi siya namili ng tanong. Lahat ng mahirap na tanong ay naibato natin sa kanya at kanyang sinagot. Kayo na pong bahalang humusga sa inyong pagpili ng pinaka mainam na magiging leader ng ating bansa sa susunod na 6 na taon. Huwag na nating patagalin pa sa upuan ng katotohanan, Bongbong Marcos for President. Hindi niyo nalalaman na we have something in common. Ayan. Pareho kaming nagmamahal sa mga aso! And who is this cutie pie? This is Chewbacca! As in Star Wars, Chewbacca. Ilan taon na siya? She's 3. So mahilig ka talaga sa dog? We've always had pets. Because one time, we were still very little. When we were in Malacanang, we had something like 36 dogs. What? Yeah, we had the whole kennel. Wow! Do you believe that the way to the man's heart is through the stomach? Mahilig ka kumain kahit paano, di ba? Kaya naman ako natuto magluto kasi mahilig. Pag sinasabi marunong ka magluto, sabi ko marunong ako kumain. Kaya natuto ako magluto para yung gusto kong kainin, kaya kong lutuin. Okay, so ito hindi pagpapanggap. Ito talaga, nagluluto talaga siya. Note, habang siya'y nagluluto, kumakanta siya. In other words, I cook the gulay separately one from the other so that I get the exactly the right consistency that I want. Medyo matagal. Okay, let's put this aside. Pwede na ito. So, tawag minsan balayan. But that's also how we cook our... Ayan na. I didn't expect that you guys would be coming. So, madalas ka pa rin doon. We are essentially a agricultural community, right? So, agri was always a big factor. Okay, yan, pakbit na yun. Pakbit na yan. Voila! At eto na. Madali lang ang pakbit. Basta ang sekreto talaga ng lahat ng mga dinding-ding, lutong Ilocano, kailangan sariwang-sariwa. Okra, okay. So para sa akin, manghang na yan eh. I learned something new today. It's easy, right? It's so easy. And BBM is in the house! Yay! Yay! Thank you. Okay, umuo siya sa atin. Take note, hindi siya mahirap imbitahin. At kami po'y natutuwa na pinaunlakan po ninyo kami, ginoong BBM.
How do you want to be called? Do you really want to be called BBM? Some people call you Bonget, Senator Marcos. Anong gusto ninyong tawag sa inyo? Take your pick. I answer to them all. Yung BBM talaga nag-start lang sa opisina yan. Di ba, they always use the initials. So, mm-hmm. Pero I guess everybody started using it. But yeah, I answer to anything. Okay. You don't know me naman as Senator Bonget. You know me as Bonget. Oh, correct. Oo nga. Diyan tayo galing sa Ilocos, Lovakia. Okay, yun ang huli naming pagkikita. Alright, so tayo po'y hindi nabigyan ng ganoon kahabang panahon dito sa ating panayam. Bagamat ang pinakakumpletong versyon ng interview na ito ay mapapanood sa aming YouTube channel, Sir Rated Korina. So fast talk lang tayo, okay. Ginoong Marcos. BBM na lang, kasi yun ang kilala ka bilang BBM. Oh, sige. Okay. Napakahirap ng politika. Do you agree? Oo. Napakahirap talaga ng politika. Dahil marami kung talagang gusto mong magtrabaho, gusto mong makatulong, marami talagang kailangan gawin. At kung minsan, hindi maliwanag kung ano yung pinakamagandang gagawin. At kahit ano pang gawin mo, merong kritiko dyan. Kaya siguro kailangan talagang naunawaan mo at nakakatiyak ka doon sa ginagawa mo. Kaya kahit na pinipintasan ka o may nagbabati ko sa'yo, alam mo na tama yung ginagawa mo para ipatuloy mo na mabuti. Kayo po'y ipinanganak at lumaki sa Malacañang. Napakatagal na ng inyong buong pamilya sa politika. Kayo po'y naging napakabatang gobernador at nagtuloy-tuloy na hanggang sa kayo'y maging senador. So bakit ninyo gustong maging presidente? Eh, kagaya na sinasabi ko sa iyo kanina, wala akong balak pumasok sa politika. Talagang umiiwas nga ako sa politika. Dahil nga, yung father ko, sabi ko, napaka-dominante na niyan in terms of his political position, lahat na, nagawa na niya. Sabi ko, bakit? At saka nakita ko yung sakripisyong dinadaanan niya, gaano kahirap yung trabaho niya. Kaya sabi ko, mas madali lang siguro, mag-private na lang ako, sa private sector na lang ako, magninegosyo na lang ako, maghanap ako ng ibang gagawin. Pero nahirap talaga yung buhay na nararanasan ng aking ama. So, iwas lang ako ng iwas. Ngunit nung 23 years old ako, nag-aaral pa nga ako, kinausap ako ng father ko. Sabi niya, yung governor natin, yung auntie ko, ay mukhang nagkasakit, baka hindi niya matapos yung kanyang termino. Eh, kailangan na maghanda ka na. So, tumakbo ko akong vice governor. In absentia pa nga nun eh. Kinampanya ako ng kapatid ko, kinampanya ako ng mga kaibigan ko. Sabi ko, baka makalusot pa ito, baka hindi po pwede. Pero after a while, sabi ko, mukhang magbabice governor talaga ako. Di, wala na ako, nauwi na ako. Pagbalik ko from exile in 91, ganun pa rin, sabi ko, baka kayang gumawa ng buhay na mula sa politika dahil ang napakagulo nga, lalo nun. That was just after 86. So, sabi, tignan natin kung ano yung pwedeng gawin. I was actually seriously thinking of returning to the military. Sabi ko, doon na lang ako magkakarir. Ngunit, nung bumalik ako, sabi ko, yung nagiging political issue pa rin, ang Marcos. Ang pangalang Marcos, ang pamilyang Marcos. At so sabi ko, di para so that we can protect ourselves, kailangan kong tumakbo. Kaya tumakbo akong bilang congressman. Minsan napapaisip ako bilang isang mamamahayag, tuwing Pebrero, how do you cope? Every February during the EDSA Revolution anniversary, how do you cope? What do you do? We don't do very much. We just get on with our lives. We don't do anything special for it. Patuloy lang ng aming ginagawa. We don't. It's not a particular day na magpe-Pebrero na naman, mag-EDSA naman. Kailangan naka-anto tayo. Wala. Yes, it's not like that. It's not there. Marami masyadong kailangan gawin para matigil pa ang ginagawa mo because there's EDSA celebration. At ngayon, bakit Pangulo? Pinakamataas na posisyon sa Pilipinas. Ano ang iyong pangarap
para sa bansa? Well, unang-una, malampasan na natin itong pandemya. Marami tayong kailangan gawin para maibalik ang mga Pilipino sa trabaho. At yun talaga, dapat na magiging priority ng susunod na administrasyon ay yung trabaho. At masasabi ko, kaya ako tumakbo dahil sabi ko, wala akong naririnig na mahusay na plano. Kung paano ibalik ang trabaho, kung paano palampasin ang pandemya, kung paano yung mga long-term na pangangailangan, yung mga infrastructure natin, yung mga digital, yung mga agri, healthcare, parang hindi ko nakikita, wala pa akong naririnig na magandang plano, magandang sagot para dyan sa mga problemang yan. Is there a short-term solution for, like a band-aid for the economy? Dahil yung ekonomiya natin tinamaan ng husto ng pandemya. Yes. Well, the immediate concern is jobs, trabaho. The next administration should prioritize the creation of jobs. And to do that, you have to do short-term things and long-term things. The very difficult problem that we are facing is the energy supply. And that is something that we have to look into kung palalakihin natin ang ekonomiya. Hindi lalaki yung ekonomiya kung hindi dumami ang supply natin ng kuryente. Ganun lang kasimple. Saan natin kukunin ang kuryente? Gagawa tayo ng mga planta. Pa-expand natin yung geothermal natin. I-expand natin yung mga hydroelectric, mga dams natin. Tapos, the government has to have a very rational policy yung sa tinatawag na renewables. At pero solar, humahabol. At bagay yung solar sa Pilipinas. Kasi yung solar, hindi namimili kahit saan sa Pilipinas, pwede. Viable. Kasi mainit dito. Parating maaraw. Lagi may araw. We're a tropical country, so that would be an advantage for us. So for the longer term, like the Philippines that you want to see after your term, kasha ba sa 6 na taon? Hindi. May mga bahagi ng ekonomiya natin na magiging bago lahat eh. Kaya hindi siguro matatapos in 3 years. Ang trabaho naman ng isang administration, very rarely masasabi nila matapos nila ng 6 na taon. Ang importante, masimulaan. Masimulaan na sa paraan na hindi basta't babaguhin ng susunod na administrasyon. Yun ang problema kasi natin eh. Every time policy change, so start from scratch na naman tayo. Pero dapat siguro we'll find a way na maging long term ang ating pag-iisip. Paano ba palalakasin ang wifi dito sa Pilipinas? Maraming paraan. Meron na nga nagsisimula na nakausap ko. Sir, there are 2 companies na maglalagay dito ng data bank. Kasi pag-click mo ng enter, yung kung ano yung ginugol mo, let's say, pupunta pa yun sa Hong Kong, pupunta pa yun sa Singapore, dahil wala tayong data center dito. So doon, tapos bago babalik. So pag naglagay ka dito sa Pilipinas, imbis na pupunta sa malayo, pupunta, bibilis talaga yon. But we have to increase bandwidth also. And we have to increase connectivity. 60% pa lang ang connectivity natin, maybe a little bit more. That's not good enough. Considering how important yung internet has become sa buhay natin. Dahil everything. So you're saying, build it, start it, and beyond your administration, it will continue. It will continue, basta't if, alam mo yan, kung may gamit, hindi mawawala yan eh. Kasi halimbawa, naglagay ka ng internet, maganda yung internet, gamit na gamit, paano ba't nila tatanggalin yun? Di ba? Kung maayos, maayos naman. Hindi na matatanggal yun, pagagandahin pa yun, palalakihin pa yun. But the nice thing about the problem with IT, our problem with IT, is the technology, ang bilis ng progress ng technology. I have to ask, will you reopen ABS-CBN? Well, it's not up to me to reopen ABS-CBN. It's not up to the president. It's up to Congress. It's up to the House of Representatives. The franchises are handed out. Now, in the particular case, yung sinasabi ng yung kaso ng ABS-CBN ay tungkol nga sa mga violation yung nakita. Kaya't hindi tinuloy yung prangkisa.
So, kung maayos lahat yun, eh, di, balik na lang yung mag-apply uli sa prangkisa na na ituloy ang patakbo ng ABS-CBN. Pero hindi ninyo pipigilan kung compliant? Oo. Yun naman talagang, sa aking pananaw, yan naman ang problema eh. Yun ang, there are actual structure, not structural, but there have been, na may nakita mga violation, mga ayusin lahat yun, tapos ilapit nila ulit sa franchise committee, eh di magandang magiging posibilidad na i-grant yung franchise. Some have said that this presidential bid is somewhat of an obsession to vindicate your surname so that the bid is more personal than it is patriotic. What is your response to that? Do you feel you need to vindicate your surname? I've always been confused by that question. How does anybody vindicate somebody? Kahit na lahat ng ginawa ko ay maganda, hindi magbabago yung ginawa ng aking father. Kahit lahat ng ginawa ko ay pangit, hindi rin magbabago yung history ng father ko. So whatever I do, nasasabihin mo, dito siya nagkamali. Kahit na, nagkamali pa rin siya. Kung sinabi, eto maganda. Kahit anong gawin ko, maganda pa rin yun. So I don't understand this vindication question. My father's record will stand on its own. Related to that, despite everything that had been said about the family since the 80s, you are front running right now. You were elected governor, congressman, senator, and mabango ka sa surveys sa mga panahon ngayon. To what would you attribute that? Some people say that history was revised online. What is your response to that? Show me. Show me where there's revisionism. Well, now from our part, from our side, whatever you want to show me. Anything that we have said, we can prove that this actually happened. That's why when ang nangyari talaga dito yung internet. Whereas before it was all propaganda ang nakukuha. Pero ngayon marami ng sources ng information. So, why did your father do this? Oh, what happened there? Ganun tayo mga tanong. So sinasagot ko. Pero lagi kong tinatapos, sinasabi ko, wag lang kayong makikinig sa akin dahil anak ako ni Marcos eh. Di siyempre para sa akin, maganda yung mga ginawa niya. Mag-aral kayo, tignan ninyo, magbasa kayo ng libro para you come to your own opinion. And that's what I think is happening. Ito talaga, nagluluto talaga siya. In other words, I cook the gulay. Hey, I learned something new today. Easy, right? The pampakit. Itong pampakit, ang bago nating packaging is meron na siyang bintana. So hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So inside, you have facial wash, and then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15-gram K-Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine, okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.